magulang ay kailangan sa mga batang manunood. Ngayong hapon, nang sa utang ay makalusot, katakot-takot na seremonyas ang gimmick ng manlulokong manggagamot. Hiniram sa akin ang 5,000. Hanggang ngayon, hindi pa ko nabayaran ang na yan. Hindi ko na talaga babayaran yung permission ang ginawa niya sa akin. Hindi na nga siya nagpirma. Sabi niya sa akin, huwag na kasi 5 araw lang naman ibabalik ko para ka namang walang tiwala. Hindi totoo yun. Wala siya pinapapirma sa akin. Sino ang nagsasabi ng totoo? Mahulaan kaya ninyo? Oh, ito, ngayon lang po nagkaganito. Lalo ko talaga ako na niya na. Talagang pikun na sing galit na galit ako sa kanya. Pag nagkita talaga kami, hindi ko alam kung anong magawa ko sa kanya. Harapin na natin at pag-usapan dito lang sa nag-iisang Barangay Hall on Air ng Bayan! Salsa bueno, salsa buena. Let's get ready for salsa one. Harapan na naman tayo mga kapatid. Oras na para solusyonan ang mga problema. Wala na sana magkayang, di ba? Sana na magbase. Ito na ang First Lady na nag-iisang Barangay Hall on Air, ang pambansang kapitana, Char Ami Perez! Happy hapon mga kapatid! Para lang hindi mapapagbayad ng utang na ko, isang manggagamot, gimmick at buladas ay katakot-takot. Maibalik pa kaya niya ang hiniram na pera? Hans, nako! Maseremonyas ang ating issue. Carry niyo ba yan? Carry namin yan siya. Lalo na nadagdagan tayo ng mga kagagandang mga bisita. Nabalita ko yung mga finalists sa isang beauty search. Abay, tayo ay mapapa! Ang tanong, may pangontra ba ikaw sa mga ritual B1 at B2? Gagamutin natin ang ating mga bisita sa tulong ni Attorney Ben Acosta, Dr. Camille Garcia, Father Sonny Merida, ang ating pong mahal na trio, Tagapayo. Mga kapatid, mga kasawsawan, gusto nyo ba ng load? Tuloy-tuloy lang ang ating text sawsawan promo kung saan may chance kayong manalo. So, let's make it a come on! Face to face na! Pakiramdam daw niya ay parang nahipnotismo siya ng kaibigang nangutang ng 5,000 piso. Paano kayang nangyari yun? Alamin po natin kay Aling Maria Asuela. Pasok! Please. Magandang hapon po, Aling Maria. Pakikwento po sa amin. Bakit po ninyo nasabing kayo po ay naloko ng inyong kaibigan? Sino po itong kaibigan nyo? Si Geraldine po. Geraldine? O Panda. Okay. Matagal na kayo magkakilala? Hindi pa naman. 2 buwan pa lang kami magkakilala niya. Paano po kayo nagkakilala? Yung dating asawa niya kasi pumunta sa amin. Namuhunan kami ng pag-plastic. Magkapit bahay po kayo? Black lang ang pagitan, mga 3 black bago okay po makapunta sa amin yun. Ngayon, yung Geraldine na yun, 2 buwan kami magkakilala. Pagkatapos na nakiusip ang asawa niya,
tinda sa amin. Ngayon, pinayagan ko makitinda. Makikitinda? Ng oo, ano po? Ng langgana, tabo, ah, hangin. Okay po. Oo. Tapos yung lahat-lahat ng mga plastic wares na sa amin. Ngayon, bilang magkaibigan na, siyempre, nakikiano sa akin, nakikipagkilara rin siya, pati yung mabilis ka agad kayong nagtiwala naman. Nagtiwala po kaya talaga ako sa kanya. Oo. Akala ko kasi noon, magandang makiusap siya. Manong makaraan ng isang buwan, eh, pumunta sa amin. At nakiusap ulit sa akin. Anong pinakiusap naman this time? Manginiram daw siya sa akin ng 5,000. Okay. Saan daw gagamitin ang 5,000? Ipapadala niya doon sa magulang niya. Ang ginawa niya pa, pinakita niyong tracking number niya. Dahil may kapatid daw siya tumutulong sa kanya magpapadala galing daw ng ibang bansa. Nasa ang bansa daw? Basta hindi niya nabanggit kung sa ibang bansa, kung saan yun. Basta sa ibang saan bansa niyo daw. Saan niyo nakita? Sa papel? Sa cellphone? Sa cellphone po. Ano yung nakita niyo? Yung tracking number na... yun. Oo. Iya ko na. Naunawaan ninyo? Hindi ko naman naunawaan. Basta pinakita. Nagtiwala nga ako eh. Kaya, nagtiwala na naman kayo? Oh, nagtiwala ko okay. Talaga ako. Parang na-hypnotize niya ako ah. Nang panahon na yun. Paano na-hypnotize? Mabilis kasi, pa siya magsalita? Parang... oh, yung parang nangingitigan kayo mabuti? Nagmamakaawa po kayo siya sa akin. Oh, tapos? Ibabalik niya lang po daw 5 araw. Ah, matapos ang 5 araw, ibabalik babalik ang 5,000. Okay. O ngayon, pagkatapos na ng 5 araw, naghintay ako. Naglapse siya. Dumating ba ang 5,000? Wala po. Nako, inasan daw? Ewan kung saan niya na napunta yung pera na yun. Okay. Kasi hiniram niya sa akin, ganun ang sabi niya sa akin, 5 araw ibabalik. Pagkatapos noon, nagtiwala ako. Ngayon, okay. Naghintay-hintay ako. Ang tanong ko po, Aling Maria, dun sa naging kasunduan ninyo, meron po ba kayong parang kontrata? May pinirmahan kayong papel? Yun lang po ang pagkakamali ko dahil wala kaming kasulatan. Nakaw! Wala kayong pinirmahan? Wala po. Kaya lang, may witness naman akong ano, yung sinong kapitbahay witness? Namin. Oh. Si Aileen de la Cruz. Oh. So ano daw ang dahilan bakit hindi nabalik ang 5,000 sa tamang araw na pinag-usapan na dapat siya ibabalik? Eh, na yung nangako naman po siya na sabi niya sa akin, di pumunta ako doon sa bahay niya. Siningil niyo? Siningil ko. Di, nakiusap naman sa akin na maghintay-hintay muna daw. Naniwala na naman naniwala kayo? Naniwala naman ako. Di, ngayon, sabi ko sa kanya, eh, kailangan ko talaga ang pera, kailan mo talaga pwede akong bayaran. Oo. Ay, ang tanong ko, ano bang trabaho nitong si Geraldine? Isa bahay lang nila, nanggagamot yon tapos... Ah, nagagamot. Ano yung sabihin na nagagamot? Marunong na siyang manggamot yung nakulam. Yung nakulam na nagkakasakit na kinukulam, marunong na siyang manggamot. Oo. So, tapos, sana punta daw ang 5,000? Di, nagtiwala talaga ako hanggang ngayon, hindi niya pa ako nabayaran. Mga ilang linggo na to, buwan, umabot na po ng ganun? Eh, nung November 7 to nangyari, magdadalawang buwan na. So talagang walang inabot ng kahit na ano? Wala. Bakit po kayo naniwala pa sa kanya dun sa pangalawang beses na nagmakaawa siya? Kasi nga, baka ako itong dahilan na para mabayaran ako.